Salamat at nagdumating si Kanilo Tayag. Of course, kilala na ninyo lahat si Kanilo. Is one guy who needs no further introduction. Kaya po pa tayo mga balita from him. Matatakpan. The last time I heard, talikod ka. Inindorso siya dati sa Dole yata o sa DLG. Dole. Oo. Meron pa ako pinirmahan na ano, kapel na endorsing him to be a part of the Duterte administration. Pero apparently mukhang wala siya sa wala sa radar ni Digong. Kasi lumilita kung hindi ka tigadabaw, dapat Bisaya ka. O kahit na hindi ka Bisaya, pero nakatrabaho mo dati si Digong sa Davao, no? Or, one other thing, dapat na isang bena ka. Maaari ka klase ka, or maaari teacher ka. Mga ganon, di ba? Ang nasanodar ni Digong. So that, yung pinakalagas na nalaman natin sa Bureau of Broadcasting, halimbawa, ang uupong Director General ng Bureau of Broadcast, na binubuo ng 35 stasyon kung ako nagkakamali, ay yung kanyang, yung dati nga, yung kasalukuyang PIO, Public Information Officer ng Davao, na may ari din ng 23 stasyon yata sa Davao, no? Isang FM DJ personality na nagtatrabaho sa Davao City Information Office, yun yung bali na hawak sa Bureau of Broadcast. Sa Channel 4. Mariam Bilimayo. Ha? Union City Officer. Union City Officer. Yung sa Channel 4 wala pa. Pero mukhang malumulutan ng mga paaran eh. Mga Bisaya na naman. Hindi, Rona Nota. Kaya yung, di ba yung nag-host ng Thanksgiving party para sa kanya sa Cebu ay nakalagay doon. Cebuano po. Ang ibig sabihin ng Cebuano po. Bisaya naman. Di ba? So, Cebuano naman. So, sa bagay, normal na yan. Kasi no, panahon na si Apo Marcos ang presidente, ilokado naman ang salita sa Barangay. Panahon ng GMA, kapampakan naman ang salita sa Barangay. Paano panahon? Isa lang talaga ng pag-describe ng gusto niya. Si Era. Wado-wado na yan. Okay. So that, kayo ba, makikipalita tayo may ka-Nilo Tayag. Nakita ko sa Facebook, parang siya bagong, nasa kasi, inilusat ng grupo, tawagan ay Partido Pilipinismo. Of course, si ka-Nilo ay, alam natin na hindi matatawaran ang kanyang mga programa, mga proyekto, advokasya para sa bayan, no? So that, Kanilo, thank you for joining us ngayong umaga. Thank you, bigyan mo kami ng mga nahahagilan pong istorya sa loob. At kung ano naman itong iyong Partido Pilipinismo. Una-una, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin dito sa simbahan. At ang una siguro sa question na nasasabi ko, nagkakali ko sa Davao. Sige. There is a, what we call Malacanang of the South. Malacanang of the South. So, I met not personally. Ang namin ko lang doon sa mga cabinet members. But particularly si spokesperson Eddie Salparello. Wala na. Dati. Yeah, Salparello. Salparello was then the spokesperson. He took over Peter Ladini. So Peter Ladini is the original Davao group. We call them the Davao group. Peter Ladini. Spokesperson of a transition committee. Then he was also part of the selection committee. So
it seems that the president, basta na gusto niya, nakapag-call kasama niya, na gusto, katulad ni Gina, bawa, Gina Lopez, ay nakapag-ano, na-impressya siguro doon sa environmental credentials, environmental activist credentials of Gina Lopez. She offered the position. Earlier, he said that he would assume the secretaryship of the DNR. And I don't know what he changed his mind. He was particularly concerned about the mining, big mining, small mining operations. And nasabi nga niya, kung sisirain niya, I'll kill you. The future of the children. So, to me, the phenomenon of digong only happens in our country, ruled by the campos, the ilustrados, from the when the leadership of the revolution was wrested from the hands of Andres Bonifacio at the Tejeros Convention. We were ruled by the Trapos and their foreign masters incessantly, and nothing was changed, even with the coming of the Americans, hanggang sa salubuyan. So what we call in political science the limited circulation of the elite. One set of the elite aspires to, to gain political power in a vicious cycle. So, 20 years of Marcos and then 30 years of the Yellow Ribbon. So, a lot of structural change of Philippine society, especially from the point of view of revolutionaries like us. Meaning, ngayong kalalagayan ng mga manggagawa at pagsasaka, mga manalip at taga-lusod, mga formal settlers, mga tinatawag din ng puro informal, ay hindi naman nagbabago ang kalalagayan ng marginalized sectors of our society from 85 to 90%. Kaya tama yung 90-10, 10% of the population control 90% of the wealth, 90% of the population make do with 10% of the wealth of the country. Silang kalusunos na kalalagayan ng bayan. Sinamula nung ako ay maswear-in sa PKPHMB when I was a freshman at UP. Ganun na ang kalagayan ng bansa. Hanggang sa kasalukuyan, tuloy pa rin ang pakitibaka. Ngayon, the confluence of events and circumstances probably led to the an informal part of the elite. We cannot probably say that because cabinet member and father ni Digong, ni Marcos, he was secretary for general services, then became a governor of Davao, the larger Davao, and so you cannot say that he really comes from the working class or the peasant elite. And he was able to study at the Davao, he was sent to like Lakay, Philippines, where he met Jose Maria Sison and Jose de Villalobos. Ako naman noon ay nagtuturo sa UP. It became our policy because there is a UP centrism. Laban naman, the original KM, Kabataang Makabayan group, was founded at the University of the Philippines, Diliman. So, masyadong UP centrism, hindi kami maka-expand. So, what we did was to teach yung mga cadres namin ng Kabataang Makabayan ay nagturo sa Liceo, nagturo sa UP. Ako, sa UP ako na-assign. It was the most populous university during the time, during the first quarter story. So, ang tadhana ay Jose Maria Sison at saka si Jose de Villalobos were the professors who had a very, very strong impression upon the young Duterte during the time when he was taking his pre-law
Then he went to another elite school, San Vera College of Law. Hindi naman, hindi naman basta-basta o just-just lang naman ang San Vera. It's one of the best law schools in the country. Halimaw, putol kita. Yung labos na pinabagit mo, ito ngayon yung bago Chet? Chet. Yeah, Chet, Chairman. Kasi yung labos ngayon? Sa tanda yan. Vanguardia, Rizalista. Teacher niya. So, si Jose David Lapus ay naging teacher ni Duterte. So, kung si may President Digong or President Rolly, na kanyang gustong tawag, is 71 years old. Makilang taon na yung Lapus niya? Well, they were both, Jose Maria Cesar were both newly graduates. They were in the graduate school. Oh, Chet na. 5 years lang sila. New graduates from UPC, Joman, and Jose David Lapus. They were both cum laude from cum laude English departments in Joman. Cum laude naman from political science. Jose David Lapus. Dalawang Jose. Yun ang naging sitwasyon. So, parang ganun si Duterte yun. Kaklase, kababata, iba. Kababayan, kagat, kailan. Yung former teacher. Kakampi. Pero, the my analogy is this. Para kami, nung nagpunta kami sa itaas ng bundok, nagahanap kami ng mga magagandang kahoy para magtayo kami ng isang makibay-tibay na bahay. Ang dinatan namin yung kahoy doon ay ipigil at saka aratilis. But we had to build a house. So, since we had to build the house, we had to make do with Aratiles and Ipilipin. With the end in view that later on you would change them into hardwood materials like Nyakal or even now. Siguro, along the way, mapapalitan itong mga cabinet members na to if they do not comply. What is important is that there is a leader. Nakakitaan natin ng tunay na political leader. For the first, I would not say for the first time, I saw it in Marcos. Siguro for the second time in the history of our country, they talk of the Salas being a gift to the Filipino people only once in a century. How about Digong? The confluence of events and circumstances have led to a Digong being elected to the presidency. Well, the very majority, hindi mo naman dadaya. I think there were really clear attempts to cheat him of the party, but overwhelming masyadong ano, and they were all, the administration was afraid that there would be a fever if they would cheat him of the presidency. So yun, kung ang pinaka head of state or the chief executive ay kakakitaan ng political leader, ano man ang criticism natin sa mga napili ng mga cabinet members, saan ka maghahanap ng mga perfect na? In fact, I was posing the 3 B's and the 3 C's. To the selection committee, what are the 3 B's? The best, the brightest, and the bravest. Hindi mo kaya yun. Tapos, C, the 3 C's. Committed, clean, and competent. Sino ang nagkaroon ng karanasan sa gobyerno na hindi nabahiran ng bullying o namantikaan ng musok
Sabi nga sa Biblia, let him cast the first stone who is not guilty of anything. Pero ang ibig sabihin, this is an entirely new ball game, ladies and gentlemen. Yeah. And then, hindi ko nahahalukatin, hahalukain pa ang mga nakalipas ninyo. Pero, pag nakita ako sa performance ninyo, na nakikita ko na bumabalik tayo sa corruption, ay mayroon kayong paglalagyan. Yun lang ang kailangan natin sa isang presidente. So, I do not begrudge the president for having appointed some people na halimbawa, si Gina Lopes daw is a secretary ng DNR na hindi naman karapat-daba dahil meron silang power generation plan sa kanilang mga pamilya. Meron silang hindi dyan natin makikita ang political will, hindi ko. Oo, okay. Diba? Kung mapapatigil yung mga call na yan, Ano ba ang credentials ni Gina? Did he separate from the Lopez family? What do you mean, Gina? To go out of her way? Go out of her way to support Digo? No. Mukhang there are no evidence to that effect. Pero kanino mo recommend Gina Lopez? I don't really know. They just go to Bangkanya on the south. Pero maraming problema lang. Pagka Gina Lopez will hold the TNR seats, that's a big problem sa akin lang. Ang problema natin, hindi tayo nagsasalita, hindi na tayo maaray, kahit na nakikita natin. Halimbawa, we believe that she does not deserve. And transition pa lang naman. Many say that she's a fake environmentalist. Nagpapaano siya ng Pasig River, wala naman siya ginagawa sa Pasig River. Sahip Pasig. Meron siyang foundation na Sahip Pasig. Doon nga ako nagtataka kanilo eh. I keep on saying, dati meron pang peri sa Pasig, sumakay ka ng peri. Malaghan ko lang yung ilog, mamamatay ko. Mamamatay ka na. It's really worse, ha? Tapos Gina Lopez siyang ilalagay. I'm sure meron kang boses kay Digong. Yes. Yung boses na yan, sana naman mabigyan ng pansin ni Digong. Kasi hindi biro yung problema na yan pagka si Gina ang tinuloy-tuloy niyang nilagay dyan. Hindi biro problema po yan. Transition pa lang. Oh, kasi our mandate from Julie Masco. Is that we are going to build parallel. We always use the word parallel mass organizations. Yung mga ginamit naming organization, for instance, ang organization ginamit ko in support of Tigo is Articulo Numero Uno Movement. And then I also built another mass organization. I named it Kilusang Kamay na Bahal. So, maraming mga member ng mga ito. And I assure you that we will not only air our views to the next president of President Tico, but we will also complain about the situation. Because that is supposed to be our mandate from the cabinet secretary, si June Basco. Na magbantay kayo, put pressure on the cabinet members and the government so that they'll fall in line with the political line of the president or President Duterte. Yun ang ginagawa namin. Sir, about idea. Kasi yung ino po din ni Digong dyan, si Lakay niya, magdala siya ng tao niya, pero yung tao din lang niya, mister, Retired General Gutierrez na kasangkot sa kapiwalian doon sa Pidea sa malaking halagang pera. Anong mangyayari doon? Kung yun din ang atakin, PO po nun. Hindi kaya din na yun. Kasi puro mista sila eh. Alam mo sir, kayo, masun kayo. Ang nakaupo ngayon dyan sa Pidea, puro masun. Hindi kaya mababoy ulit ang Pidea. I'm sorry, not that we are being accused of the Masonic Pidea. But I assure you that I'm not
defending my brother Mason because there are also some bad eggs in the Masonic fraternity. So, si Kapdak there, si brother Mason po rin. Nakapasok na yun? Oo. Sorry to say. Generals. Polisima. Polisima. Rason. Gasolin. Rentoy. Yeah, puro mga Mason. Mga nakukuha sa media, mga regional director, magdalo puro Mason. Kaya, kung matikapan niya, nagsalita na si Santiago, na dapat yung buong ahensya ng PIDEA, talaga siya ilalim sa, ano, kasyapon lahat. At magkaroon ng parang lifestyle check. Kasi nandun pa rin yung, kung hindi gagalaw sila Peña, nandun pa rin, buhok pa rin ang PIDEA. Talamak pa rin ang droga, hindi masusupo sa tatlo hanggang panim na buwan ng pangako ni Digo. Yung mga info na yan, kaya natin ko yung mga grupo ni Kanino. Yung mga info na yan ang mga dapat na makartis pala. Kasi sir, alam nyo, presidente po ako ng PIDEA Press Corps. Nabuo ang PIDEA, nandiyan o ako. Sa tagal kong nagko-cover dyan, nandiyan ang pera, nandiyan ang talagang makasalanan sa buong mundo. Ayan na yung PIDEA. Kasi pag may nahuli po sila dyan eh, anong nangyayari eh, hindi kagad nakakasuhan. Umiikot muna ng ilang oras bago pasok po sa labantag o ilang. Pag-aralan niyo po, sana makarating kay Digong. Yes, sir. I-life check yung mga lahat ng PIDEA agent dyan. Makikita nyo, puro high-in ang mga sasakyan. Magkano lang ang sweldo ng bawat isang operatiba ng PIDEA. Hindi bababa sa 30, hindi rin tataas sa 30. Pero pag nakita nyo, ang maganda. Pero sasakyan ano? Puro high-in. Mga fortuner. Oo. Yan ay mga nakatago sa bawat. Hindi nila pinapasok yung iba, pero nagpilitan nila. Kanino, karagdagan din dyan. Maganda na yung binitawan ni Digong with regards to barangay. Naniniwala ako doon pa lamang sa barangay, lalabas at lalabas na kung yes, tutuloy lang niya yung salita niya na sino man sa barangay ang hindi makakagawa na kanyang tungkulin. Malaking bagay na po yung salitang yun eh. And the second, yung disciplinary measure of the entire military arm of the government, yung from different provincials, talagang palitan, total clean, total, hindi naman sinabi tanggalin eh. Ililipat lang sila ng ibang lalawigan para lang malaman talaga na dumabas na po kagad yung problema ng bawat region, ng bawat probinsya. Naniniwala ako, nandurog po yung problema eh. I'm sorry to say, na nasa mga lagad ng batas din minsan yung problema talaga eh. Kung madidisiplina po ito, naniniwala ako. Naumpisa na ni De La Rosa eh. Sabi ko nga, mukhang may bumibigil kay De La Rosa sa ngayon. Yung tapang na salita niya, maganda na po yun eh. Pero kung hindi po magagampanan, papasok pa rin yung strong recommendation, mukhang problema pa rin. Sir, kaya ako nabangit yan. Malaking tarot ngayon sa PJ. Tapos kinapsuelto ng Suprema si Major Marcelino. Pakirin Marcelino. Ang kinakarap ng kaso ay si Bulogratori. Pero ikinaso lang sa kanya ng PIDEA sa kanang PIDG. It's Section 11. Bailable offense. So, paano po magagawa ni Digong? Masundingan. Buti na lang tayo, member tayo ng masunurin. Ako, tagal ako pinakakatok sa masunurin po lang. Noong may years ago, nasabi ko si Dayo Makalma, Mason yun, di ba? Doon kami sa New York, sinundo kami ng Mason. Galing ng New Jersey. Nagkiroon tayo kami. Ang pinakalitan na masunto sa New Jersey, pinisan ni Joe de Valencia noong araw. Sabi sa kanila, kahit pag-uwi mo ng Manila, kumatok ka na. Ano yun? Kumatok ka na. Yan ang termino ginagamit sa Mason. Kung interesado kung maging member ng Mason, kakatok ka. Yan ang termino ginagamit sa boss. Kumatok ka na. Buti lang hindi ako naging Mason. Kasi hindi maging maganda na ang mga kwento ng mga nakaraan. Alam nyo, nung may kwento ko lang, sir, nung nagkaroon ng mga tao doon, boss, turnover ba yun? Ano ba pinakahayag sa maso? Grandmaster. Nung Grandmaster, turnover ng Grandmaster ni Yun Espino. Yun Espino, yes. Yun Espino and kay Rentoy, di ba? Rentoy. Ililipat kay Rentoy sa Iloilo. Ano yung pagdating ko sa Iloilo? Wala nang matulog ang hotel.
punong-puno lahat ng mga hotel. Wala nang ginawa yung mga masuntukan ng mga babae. Naubos ang babae sa Iloilo. Naubusan ka? Oo. Naubusan ka? Sabi sa akin, naray, pasensya na. Wala nang babae. Pero bukas, may mga darating, taga Cebu, at mga taga Dumaguete. Simple yun. Nag-import siya ng mga babae. Kasi wala nang sila ginawa kundi babaang magbabae, lahat ang inuma ng babae. Diba? Ganun talaga, ganun yung mga maso. So, mabuti lang at inaadya ako ng Panginoon. Hindi na nga nulugan na ano, kailangan ay, I would still insist that you knock at the door of this. Ganun ba? Boss, matanda na ako eh. Oh, okay. May walking pala daw yan. Sir, alam mo kaya ni General La Peña na nagkaroon na ng malawang reshuffle sa PIDEA, hindi pa man lang siya nakakopo. Mga sa mga regional director, di ba dapat siya muna ang gagawa nun bago yung... I think he would be able to so free to one. So, isa yun tapos yung sa inyong sa armed forces. Meron pa ako siya, Tardilo. Isa sa pinakamalalang problema natin. I'm sorry kung baka connected si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, no? With regards to Aguirre. Napakalalako ng land scam. Hindi birong problema ang land scam. Let me example, Kanlubang. Yung po Kanlubang, hindi mo lang talaga sa mga yulo. Galing mo yan kay Juan Mercado, which is from Negros, nagpunta si Yulo sa Kanlubang para gawin sugar land yung area. Then, nakapagtataka, yung mismong mga may-ari na kung saan inilis lang yung property, nakuha naman at naging kasabot si Ayala. So, isang problema mo yan, covering more than 1,000 hectares na sa ngayon ay namamayagpang itong mga land grabber at land scammer na ito para naman ma-develop. From 2 peso per square meter. Ay, huwag ka natin sa siya mga gabi. Yan! From 2 peso per square meter. Kasama ko na mo siya. Political activist, Misha. Ayun, kaya ka na, Malibang Pauro, I just want to say that meron tayong website ngayon, isumbong kay Digong. So I really website isumbong kay Digong. It can be anonymous. You don't have to sign. Parang wala. Kanina tuloy ko lang yung storya ko. Facebook? Nandiyan na rin si Secretary May Gabi. No. Secretary ako na yan ni Pastor Kibuloy. Ay, hindi ko. Secretary ko Pastor Kibuloy. Wala akong kinalaman kay Digong. Ituloy ko lang. Okay. Ituloy ko lang ako. Yung sinasabi mo, yun ang binabangit ko kanino, Kanlubang area pa lamang yan. And besides, pagka bumaba ka ng konti sa suburb in Carmona and General Mariano Alvarez, hindi rin nung biro ang kamkamal lupa nung Loyola at saka nung Echeverry. Bumaba pa po kayo ng konti sa Las Piñas. Involved na po ang Pilar Development Corporation sa pamimiki, land grab. Kasama po dyan si Nene Aguilar. Kasama po dyan sila Bernabe, kasama dyan sila Balibares. Kaya sa ngayon, kung titignan nyo ninyo, yung pong mga SM na yan ngayon, hindi ko makapagpatayo dahil pumasok na po yun talagang totoo na hindi ko na ikinatuwa ng marami when Digong announced na siya muupo ng isang taon sa DNR. We were thinking na alam ni Digong na malaki na talaga ang problema sa land grabbing. Even the UP upland yan, yung sinasabing Techno Hub, hindi po yan sa UP. Alam po yan ng mga judges natin. Kaya i-block nila yung ano ko, yung mga email ko, tsaka lahat eh. Kasi nung in-expose ko yan, na
na kailangan ibigay na talaga sa doon sa may-ari yung lupa na yan, ng UP land na yan, yung techno hub na yan. Sana makarating po ito kay Digo. Kasi kaya ako nagagalit kay Gina, bakit si Gina po ilalagay dyan? Eh, pagtatakpan lang mula dyan. Even si, hindi ko alam kung related with si Aguirre ngayon. Medyo nauhuli na ang mga Lopez's ngayon, sa mga Henry C. Pangilinan. Yan nga po yung sinasabi ko kanilo. Na ngayon na medyo aagapay siguro ang mga Lopez's. Anong mula, sana punta yung mga piso para sa Pasig River. Oo, oh, pati yun. Kanilo. Sana po, mabigyan pa siya nito ni Digo. Hindi po biro. Ito po mga nakarating sa akin ngayon. Dahil ko nagprograma ako ng titulo ng lupa. Even yung airport sa Manduriaw, si Gloria pa nagbenta ng lupa na hindi naman pala kanya yung lupa. FG. Opo. Yung po si Five kanilo, 1.2 billion. 1 billion 287 million. Binayaran ng gobyerno sa yung lupang gobyerno kay Mike Pilarte. Na kailangan masambunan po ng todo yan. Sa akin, di ko lulubayan niya ang kanino kasi nandiyan din kayo. I-ano niyo sa email noon. Saka pagkano kami, magkatayo kami ni Brillantes sa ano, Makati. Si Bobby Brillante. Ng isang isumbong kay Tico ng isang radio program. Isang radio program. So you can isumbong kay Tico. Hindi naman, hindi original eh, no? Pero isumbong kay Tico. Okay. So, it's a range of program. Tapos meron isang website. Pero kanilang malaki issue po yung sa land po. Hindi po biruin. Hanggang doon po sa Dumaguete, nakarating na po sa akin yung problema. Oh, we are really aware of the land grabbing schemes. Meron po ako pinag-iarap ng tao sa inyo kung paano po ibibigay lahat ng technicalities, kung paano binod sa Miran operation yun, kung paano yung sagwatan ng register of deeds, ng assessor, at saka ng LRA, pati bureaucrat. Kaya tanong ko lang kay Cornelio. Yes. Ano, Bishop, kung sakaling nai-appoint na isang tao dyan kay Digong, yan ho ba madali yung bawiin kung sakaling nagkamali siya? Dadaan pa siya. O dadaan pa yan sa commission on appointment? Hindi naman. Wala pa ang official na commission on appointment. Parang Ipanelo. Wala pa ba? Ipanelo, di ba siya yung spokesman? Sige, baka agad siya ni Digong. Ginawa na lang siya ng legal advisor. Hindi sabihin automatic yung decision niya, gano'n? Doon ka na lang sa likuran kasi hindi ka... Automatic ka. Dari, surprised. In the case of my good friend, Attorney Attorney Salvador Canelo. It's not really a demotion. It's not maganda pa yun because Presidential Legal Council takes care of what we call the flagship projects of Palacanang. So may, if yung dating PPP, so in effect yung PPP ni Pinoy si Parelo ang magiging charge niya. It will be in another name siguro mga flagship projects ng Malacanang. Sir, hindi kayo makapekto yun? Big ticket pro. Sir, hindi kayo makapekto kay Digong yun? Kasi siya yung bugado ng mga ampatuan na pumatay sa mga media man. Di umano. Well, sabi ko nga sa'yo, sa inyo, hindi tayo makakakuha ng mga perfect, near perfect naman tao sa cabinet. Lahat naman tayo ay nabalik. Sabagay, try out lahat yan eh. Ngayon, sabi ko mga kanina, parang ganito dialogue. Gentlemen and ladies, this is an entirely new ballgame, entirely new rules. New ballgame. Ngayon, I will not look into your past. Hindi ko hahalumain at hahalumatin ang pangkaraan ninyo. Pero ang inyong hinaharap at ang inyong gagawin sa kasalukuyan ay isang pagmamasdaranin. At yun ang pagbabasihan namin kung pwede kayong manatili bilang cabinet member o dapat kayong alisin. Para militaryan, kanilo, move forward, don't move backward. No. Artikulo numero uno ni General Antonio. Pero wala po ba tinatalaga sa LLDA? Nandiyan din yung... Mayroon na sa LLDA. Laguna Lake Development. Malaki rin yan. Nasa akin yung nandiyan din yung corruption. Pera, lahat. Lahat ang umupo dyan. Nagkakaroon yung malaki yung tariff price na lang. Puro General. Puro General. Puro General din yung malaki dyan. Sino Jerry Fingard. Meron. Sino Jerry Fingard. Battle of the General yan. Kanilo, sana
Baka may chance na yung Liga ng Broadcasters, I'm sure kahit na papano, kaya yeah, Chairman Mike Abe at mga iba. Sana makakarap din si Digong. Yes. Okay. Para magka-prangkahan lang talaga ng diretsuhan. Kung magalit siya, magalit siya. Mahalaga, magprangkahan din namin na eto mga problema, pantabangan, eto problema, o Subic, eto problema. Yes. Hindi mo biro kasi problema, Lalilo eh. Naniniwala ko, walang Pilipinong dapat natutulog sa bangketa. Lahat po ayang mabuhay ng masarap at maayos. Kung maayos din po ang Pangulo. Pero kung yun nasa paligid po ni Pangulo, medyo hindi rin talaga makakaya. Hoping na sana, nakarating po kasi sa akin, Lalilo. Good for 3 months lang yung mga position niya mga yan eh. Ewan ko kung totoo. Good for 3 months lang, at tapos wawasiwasin din po lahat. Pwede tayo namin si Bishop. Ang tanaw lang ng utang na lockdown po yan. Ilan sabi na karating sa akin? Yung sinasabi ko nga sa inyo na wala pang sampo. This is a 100 na narinig ko ngayon po lang. Wala pang sampo kabahagi. Opo. Yung nare-realize nung when I was a freshman at UP. When I decided to take my home to the PKPHLB. This should be it. Ganun pala nakita kong problema. Nag-desisyon na akong pumunta lang sa mundo. Ngayon, hindi lang duboble, 100-fold ang problema ng pagsa natin ngayon. With regards to corruption, criminality, and land grant. Anyway, I'm not promising you na matutuloy kagad ito. But meron kami tinan yung mga think tank, Duterte think tank group, at these are policy directions for the Duterte government. Kaya kami, nagsasabit kami ng mga policies for the different problems of the country. Lalo-lalo na sa, yan, lang grabe na sinabi mo, yung drug problem, yung illegal drugs problem. Iyan naman mga masugar sa Diyos niya kanino. Ayan, may bas-bas ba ang... May bas-bas pa si Digong? O baka mamaya niyan eh, parang sabi sa Biblia eh. Para kayong, voice from the wilderness. Na baka yung nilig mapag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 
organization. We do not depend on recognition of anybody, or even the president of the Philippines, to recognize our existence. We exist not because of any recognition of any group, not even the president of the Philippines. Okay, I'll give you an example. Tinayuan namin yung seminar decision ng Kabataang Makabayan. Hanggang ngayon, buhay pa ang Kabataang Makabayan. Pero hindi kami nag-register sa sect. Tinayuan namin ng New People's Army. Hindi namin nag-register sa sect. Tinayuan namin ng CPP, the Communist Party of the Philippines. Hindi namin nag-register sa sect. In other words, pero kinikilala ni Digo ng CPP, NPA. Yan ang, when you form organizations, do not be afraid. Do not believe that it be, that the recognition by any group is the basis for the existence of any organization. Ang existence ng organization, kapag nararamdaman ng gobyerno, especially when you carry the firearms against the government, bakit kinikilala ang NPA? Bakit kinikilala ang MIL? Bakit kinikilala ang MNL? They took up arms against the government. Kanino, tutang nag-throwback tayo sa kanya. Okay. About the throwback. Ano ba talaga si Digong? Was he a KM? Was he a member of the NPA? Ano ba talaga ang naging papel ni Digong during the years na binabagitin niyo? Si Digong was a bona fide member and officer at the Lyceo of the Kabataang Makabayan. But remember, the KM Lyceo. Kabataang Makabayan is just one of the front organizations of the underground CPP MPA. Okay. And the NDF should not be an underground organization. So or it's an underground organization. It is already a government, the political arm of the CPP MPA. It's a government within a government. So Manilo, during those years, nakasalubong mo talaga si Digong. Yes, si Kabataang Makabayan. So, kayo naging presidente, di ba, ng KM? Later on, after Joma, I was the general secretary under Joma. Later on, when Joma went underground, kasi nawawanted the CPP noon, I took over as national chair of the Kabataang. Si Digong, hindi naman naging official? Hindi, kasi there are two levels. The level ng activism, at saka yung level ng hacker ka upang maging membro ka ng CPP ng partido at ng hukbo. Yun ang talagang pinakamataas na level.
na siguro si Digong umabot ang candidate member. Pero hindi siya umangat dito sa pagiging komunista. There is a difference between socialista. But he claims that he is a socialist in orientation. What is the basic difference between a socialist and a communist? The difference between a socialist and a communist is precisely membership in an organization like the CPP that believes in communism and would like to implement it through armed means. That is the basic difference between socialist and the communist. And then marami pong variations yan. Mayroong sock them, mayroong mga knock them, mayroong god them. Hindi siya nakapakit sa mundo. Hindi siya nakapakit sa mundo. Hindi siya umabot sa kanila. Kanila nung pamanunayin yung SDK, samahang government. Pero sa mga demokratiko yun. Demokratiko ang kabataan. Oo. Kasi, hindi ko makalimutan, way back, panahon ni Marcos, kasama-sama na ako dyan sa may sa Ateneo. Pero hindi ako tinista. Eh, ano lang ako, yung president ng Patay Gutom eh. Pero, ang PG. Hindi po, hindi ni kalidad. Yan po yung nakakalungkot eh, sa pag gusto kong pasinin yan. Huwag mong tingnan kung mabayan. Opo. Yung BG. Yung naalala ko si Pwersa Ilagan niya, si Pwersa Ilagan, yung tomboy. Ewan ko, nakabuhay pa. Kami-kami magkakasama para magpasabog lang ng gift ng army noon dyan sa katipunan na yan noon. Pero hindi ba, yung ba hindi rin no-registered sa SEC? Sino rin Pwersa? SDK? Hindi rin registered sa SEC. Hindi po alam na ganun. Counter establishment yun, hindi nag-register yan. Basta kumbiyento. Oh, Mr. Government! We're going to topple you down and you want to register in your security and exchange commission. So, Director Roland, dahil lang nasa dami namin yan, ha? So, wala si Galeno, hindi natin alam. Oo, ayun. Sabi ko, plus parang papasabog mga ano. Oy, may nakailan jeep kami rin sa katibulan. Lumalabas na rin. Lumalabas na rin. Ayun, wala na ako nun. Nakalimutan ko nun. Nare-recall lang. So, tanda ninyo na nasa sa atin din. So, meron tayong isang buong kaitigong sa radyo at meron ding isang buong kaitigong sa social media. So, you don't have to sign your name. But if you feel confident that you can sign your name, ito kasi criticism ko ng ating lipunan sa kasalukuyan. Because of the long and protracted period of a culture of impunity in this country, there has developed also a culture of cowardice in this country. Okay? Ngayon, matapang ang lahi natin. We believe that we have descended from Andres Bonifacio. Pero, we have to face it. Parang lumalaganap ang isang kultura ng kabuwagan sa ating bansa at kailangan mag-develop pa tayo ng mga organisasyon upang sa ganun ko ay the problem kasi of the Filipino character is defined as the capacity of an individual or a nation to stand up for principles, ideology, and values no matter what the consequences are. Prison, hospital, or cemetery. For as long as we are afraid of these three possibilities, there will be no real change in this country. Kaya ang nag-click si Digong because he says he's ready to kill and be killed. And that is the first requirement when you become a member of the Communist Party of the Philippines and the New People's Army. To kill and be killed. Mauna yung killing, ha? Kaya sasabihin kill. Kaya mali yung national anthem natin eh. Ang pumatay ng dahil sa'yo. If you're going to do the dying, if we're all doing the dying, the bastards, the foreigners, will lord it over this country. Yeah. Ayaw mamamatay para sa kanila. Sila ang mamamatay. Maswerte na kayo. Maswerte na kayo. Sabi ng mga nawala. Sabi ninyo na nauna na ron. Diba? Pero kayo nandito pa. Buhay na buhay. So tayo muna, Jovi.
Ang po na yung magpapaalam sa tayo mga kapatid dahil alam nyo, matraffic eh. Matraffic eh, hapon yung news. Pero anyway, we'd like to welcome back Chairman Mike. Ay, kaya, Roland. Salamat na marami yan. Salamat tayo. Chairman Mike. Chairman, medyo... Magsalita ko naman. Kwento mo rin ako isa tali. At na-miss ka namin. Change position. Na-miss ka namin. Okay. Okay. Chairman. Magdasal lang tayo mga Pilipino para sa totoong pagbabago. Pag walang dasal, hindi natin alam kung saan mangyayari. Ano kaya sa bahay natin. Kahit na anong gusto ni Digong, eh kung wala namang paspas ang Panginoon, walang mangyayari dyan. Kaliwa kanan, kung sino mong mapunta sa gobyerno, kung wala rin pagbabago ang bawat Pilipino, wala rin magbabago dyan. Ang pagbabago ay magsisimula sa ating lahat. Yan lang po. Kuya, Bishop? Yes. May tatanong ko lang, meron mo ba kayong pagkakataon na makausap si Digong na sabihin nyo, encourage na lang ng cremation sa dami ng mga naliliquidate ngayon? Mukhang gagamit tayo ng mas maraming spasyo in the future. Dahil ang ngayon naman parang busga na eh, hindi naman Cremation na lang. Huwag niyong problemahin yung kulungan at saka libingan. Ang problemahin natin yung Pilipinong ayaw magbago. Kasi pag hindi nagbago, may panglalagyan talaga kayo. Di ba? Yan ang sinasabi nila. O, di para hindi problema yung pupuntahan, pag nagbago, may pag-asa. May pag-asa. Yan ang kasimple yan. Eh, yun ang mga taong ilalagay dyan sa gobyerno. Ayan mga yan, layo rin yung mga papasulido sa mga yan. Tapos pag pinatay kayo, magre-reklamo kayo. Bakit kayo pinatay? Di ba? Kayo hinuli. Kasalanan. Ngayon, kung pinatay nang wala sa lugar, eh, ibang usapan naman yun. Kanino, nakikinig ba si Digong sa mga tao na sa paligid? Nakikinig siya. Nakikinig siya. Pero, inaano niya. Pero, lately, eh, parang yung mga original Davao group ay na-ease out sila yung ibang outsiders. Pero yung original selection group, ang nananatili na lang doon na napunta sa gabinete si Bongo, parang bibigay na tayo ng PMS. Tapos si Ginebasco, binigay yung cabinet secretary. Kaya huwag ganun yung tanong ko kasi baka kasi doon magsimula yung problema. Kasi kung mayroon kung okay mo sana kung nakikinig talaga. Kung talaga nakikinig, hindi ko sabihin. Kunin niya, decisionin niya mga hindi ang malaga, sana nakikinig. Yun lang ang malaga eh. Ang mga po nito inahing natin dito, na sana napapakinggan o nakakarating sa kanya at pakinggan niya. Then, let's see kung hanggang saan yung timetable niya para magkaroon ng decision. Kasi kung pinakinggan lang niya nang wala rin yung decision, negative or positive, parang sayang lang yung boses ng tao. Yun ang sinasabi niyang pagkakaiba niya sa ibang mga kandidato na nung makandidato siya na sa kanya wala na maraming mga satsat action, matapang na solusyon, mabilis matapang na solusyon sa mga problema na inihahayag o pinapaalam sa kanya. So if he does otherwise, then it's our duty to remind him na dapat kumilos siya at kumaksyon siya. Sa ngayon ba, sino ang alam ninyong mga presidential advisor for Luzon, presidential advisor for Visayas, o presidential advisor per region? Dapat. Wala pa akong alam na mga presidential dapat advisors. Dapat may gano'n. They will probably, as of now, we have created informal groups na we call ourselves think tank, Duterte think tank groups. Parang, whether he likes it or not, these are unsolicited advice. Okay? Take it or leave it. Pero, kung nakikita namin talagang nalilinis siya, it does not mean that we will not also rebel against him. Di ba? Kasi,
kami naman ay nagsimula pa yung panahon ni Quezon ng tradisyon, revolusyon. This is not the time na magtitiklop na kami ng aming tent. Wala. Dahil lamang nahalag si President Duterte. No? Does that mean that the election of Duterte is already the solution? We'll have to find out during the next few days, during the next 3 months, during the next 100 days. And as of now, we are trying to help him with the zona sa July 25. Ano magiging input? July 25. Zona. Last Monday. Last Monday of July. Laging July 25. So sa zona, mayroon kayong mga maririnig. At sa kasalukuyan ay we suggested a traffic summit. Lahat ng mga mayroong magagandang ideya tungkol sa solution sa traffic dito sa kamay nila. Traffic in Manila. Tapos, yung general sense ng emergency powers to deal with the traffic problem in Metro Manila. So these are problems that needs draconian solutions. Kaya ako lang muna pagdito yung Presidential Advisors for subject on provision. Although may merong governor, iba rin po kasi talaga yung sinasabi natin under the office of the President. Kasi yung governor gusto niya talagang makukum niya po yung provision, which is right or wrong. Para bang, pero kung meron kasi isang provincial advisor, ang Duterte team, tingin ko isa rin pong maganda yun. Like what he did in Davao, na meron talagang parang city action force na nandoon within the city. So, isa kasing pinagkatakutan natin yung problema, ang bawat pag-isa kasi nagtanggit at mga lunsod, katulad ng lunsod ng Quezon, siyempre, nagkaharian ng dinastiya ng mga Belmonte. Bawat probinsya, makikita mo, may dynasty na ito. Kanya-kanya. Sa Pampanga, dynasty ng mga Pineda. Alam mo tayo ngayon, dito sa Quezon City, nagpe-prepare na si Joy. Oh. Lago ng Belmonte, ubo. May mayor no, mayor. Alaga no sa social media, alaga no lang sa media lahat. May mga party list pa sila. At congressmen sa anim na distrito, baka Belmonte na lang sa mga yun. Totoo po yun, nakapreparasyon na po sila. Ginagawa na nila ngayon. Lahat po ginagawa na nila. At sana makita po ni Duterte yan. Kasi Belmonte, hindi po matinong tao yan para sa akin. So, kanino? Ano po ang palagay ninyo tungkol sa panukalang deklarasyon ng martial law sa Sulu dahil sa pamamugot ng ulo ng mga Abu Sayyaf? Ay, pinakatigan ko po yun na pwedeng magdeklara ng martial law sa isang particular na provincia sa Duga. Sapagkat ang ginagawa ng mga Abu Sayyaf ay talagang soklam-soklam. Mayroon akong informal press con dito. At tulad ng informal settlers. So, na-informal ako dito. Anyway, I take this opportunity to air my views regarding the press statement that I made sa social media na yun, Partido ng Pilipinismo press statement. Long video doon. I was meeting with 15 provincial commanders in Northern Luzon, regions 1, 2, Gar, and parts of Central Luzon, and parts of the Manila, Greater Manila area. With the essence, hindi ko matigil sa rin ko sinabi ko,
on the historic day. Sabi ko na June 12. Pero nabanata ko yung June 12. Araw ng teking katayan, sabi ko. Which is, this declaration should be the occasion for making a real independence. So, nilutang ko na ang tatlong organisasyon na dati ay nasa underground. Namely, Partido ng Pilipinismo, Sandatang Lakas ng Pilipinismo, at saka ang Demokratikong Prente ng Pilipinismo. Inorganized ko ito way back in the 80s pa, early 80s up to the present. At nagmamalaki ko na naging trabaho ko noon nung sa loob ng Lita, nakakapag-lecture ako ng Filipino Ideology at Pilipinism sa lahat ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines at saka ng PCIMP nung araw at saka sa PNP sa kasalukuyan. Sa makatuwid, I am making an almost incredible claim that the Sandatang Lakas ng Pilipinismo ay meron tayong kasama sa loob ng AFP at saka sa loob ng PNP. Okay? Dahil sa naging nagkaroon kami ng self-building at saka nagkaroon kami ng cadre building sa loob ng AFP kasi pinayagan ako ni Pangulo Marcos since 1982 up to 83, up to 86, under Executive Order 879, creating the Committee for the Propagation of the Filipino Ideology. Binigyan niyo ako ng task na mag-lecture ng ideology. Little did I realize that after 5 years, from 1981, 82, and 86, ay lilitaw na ang reform, the AFP movement, Soldiers of the Filipino People, or SFP, and the Young Officers Union, YOU. Ang founder nito ay si then Lieutenant Justado Poderoso, ngayon ay isang general na ng PNP. Ang ipinakita po nung ang pinakita ng phenomenon na rebelding sundalo sereno is that there is already an alternative to the long and protracted people's war na ina-advocate niya siya manifestor which is Maoist in orientation. So, protracted people's war adapted from continental China and being applied to an archipelagic country like the Philippines. Kaya merong disparity. Napakahirap. So, the long and protracted rule of the Trapos and their foreign masters since the Tejeros Convention, Malolos Republic, up to the present, the first General Assembly, National Assembly, na ginawa ng mga kanon, na kung saan ay pinag-training ang mga Pilipino in their debating clubs up to the present, ay nag-a-advocate ng liberal democratic ideology ng mga kano. Even our legal system, even our jurisprudence, even everything, iniram natin sa mga kano. Kaya wala tayong sarili ideolohiya. Okay. Marcos attempted during the last 2 minutes, sumagay sa basketball, last 2 minutes, yung 5 years na participation ko doon, I was witness to it. To inculcate the Filipino ideology, to propagate, inculcate, and to have the Filipino ideology internalized by the bureaucracy and most especially the armed forces of the Philippines. The first to be ideologized are the bearers of arms, the most dangerous people na kung walang mga prinsipyo dinadala are the soldiers and the policemen because they have the power in their hands. Alam niyo ang kasabihan, sa dulo ng baril nanggagaling ang kapangyarihang pampolitika. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Sa dulo ng baril. Ito rin siguro gagamitin ni President Duterte na siguro habang tinuturo ang ideolohiya ng mga Pilipino, merong nakatutok na
dulo ng baril sa kanyang tagilira. Kasi umabot na sa punto na after centuries ng ganitong pag-uugali natin, nagsebo na ang ating mga utak at naging permanente na ang masama nating pag-uugali. Tanggapin natin yun. Kaya yung pagbabago, sabi nga ni kasamang Mike, ay nanggagaling muna sa sarili natin. Kaya ng Filipino Ideology, internal revolution muna yan bago external revolution. So, ang nung nilantad ko itong ano ito, so 3,500 armed men na nandevelop sa Northern Luzon, ay gustong lumahok ng formal sa peace process. So, hindi lamang si Jose Maria Siso ang lalahok sa peace process, yung sa CPP, NPA, NDF. Itong mga grupo naman ito ang nagpahayag sa Central Luzon na sumasama sila sa demokratikong prente ng Pilipinismo ay gusto rin lumahok sa peace process, sa proseso ng kapayapaan na negosyasyon. So, this 3,000 the representatives in my video there, the representatives of the commanders, the 15 provincial commanders who made the statement that they would join the Democratic Umprente ng Pilipinismo and the Partido ng Pilipinismo would want to formally inform the President that they want to join the peace process. They want to be recognized as an armed group, just like the MNLF, just like the NPA. So, yun po ang purpose ng pahayag ngayon. So, there will be more videos and there will be more, you know, and then probably it will not only be in the social media but it also be in the mainstream media na magpapahayag ang kilusang Pilipinismo, ang demokratikong prente ng Pilipinismo, at saka yung partido ng Pilipinismo, at saan ang lakas ng Pilipinismo. In short, we are offering the Filipino people that it should be Pilipinism and not communism. That should be the ideology of the Filipino people. Our basic problem, actually, is the corruption in the criminality. The root cause of our problem is the lack of a national ideology. It could be a Christian Filipinist ideology. If you recognize that there is almost 500 years of Catholicism in this country. Kung tumalabman ang 500 years of Christianity and Catholicism in this country, why in heaven's name? Mula sa kinder ng isang, hindi ko na mapakitig, o yung isang eskwelahan. O mo, hindi naman ako galing sa Ateneo. Kinder hanggang koleyo, hanggang College of Law. Tinuturuan siya ng relihiyon araw-araw hanggang siya maging isang abogado. Kapag inilagay mo siya sa customs, magkaganda balahibo ang mga kamay niya, utubo ang matahabang mga kuko, at magnanakaw din si Kudet. So ang ibig sabihin nito, hindi tumatalab ang Christian ideology. Sabi nga nung nabubuhay pa si Cardinal Sin, kinokondel niya yung graping corruption. Sinagot namin, anong mga eskwelahan ang pinanggagalingan ng mga corrupt na mga individuals na yan? Galing din sa mga Catholic schools ninyo. In other words, there is a failure of Christianity. Either there is something basically wrong about Christianity or there is something basically wrong with the way we inculcate Christianity. Tanungin natin siya. Ano po te? Zero nine nine five five one three four four two zero.
Sign mo. Ang simula ng isang disiplina at maaaring po ikalak ang lahat ng mata. Magkakasumay po ang ating pangalan. The revolution of 1896 engendered a Filipino ideology. But that ideology was never nurtured and nourished to fruition. Okay? And the difference between Japanese, Chinese, and Israelis, different societies that have succeeded in consolidating themselves into nation states, is that from childhood, they teach their children ideology up to adulthood. Sa ating bansa, we are never doing that. That is the problem. Ngayon, mayroong mga religious groups na nagtuturo ng ideology, the Christian ideology. Pero, tinitingnan natin halimbawa si Pastor Kibuloy. Kung sa produkto ni Pastor Kibuloy, merong uupo sa gobyerno at pagkakakitaan ng isang tunay na pagbabago pag naging sekretary ng halimbawa ng isang gabinete ni Digo, makikita ko na talagang na-transform ni Pastor Kibuloy ang mga Pilipinong sumapi sa kanyang reliyon. Ganon din naman sa Iglesia ni Cristo, ganon din naman sa Katoliko. Kung binabago ng mga Katoliko ang kanilang mga tinuturuan sa kanilang mga eskwelahan, Baka pwede niyo pong ipaano yun. Kasi ang dami yung umiiyak na mga doktor na 19 years na silang doktor doon sa Tarlac Provincial Hospital. Ayaw silang bigyan ng, ano, ng... Security tenure. Parang contractual pa rin po sila. Sige, paano mo na rin yun. I-mail mo na rin. Opo. Kasi kawawa naman eh. At least kayo po kung ma... Kailangan talaga na maipa-apo. Opo, maipa-apo. Thank you po, Bishop. Wala po na tayo mga mamaya kasi dapat oo, kawawa naman. Wala ganyan kasi sa what are the basic institutions that shape the Filipino character? The family, the church, the school, the government. Meron pa lima. Mass media. Mass media. Talagang yung mass media na mass media. So, the mass media must be united. Must be seeing one tune when it comes to ideological principles and fundamental values of the ideology. Hindi nila dinidebate ang mga fundamental values. Kundi they are given. Kumbaga sa isang mathematical system, they are the givens. Kung ang mga indefinables o mga givens na yan ay napakalinaw sa mga mamamahayag, talagay ko, madali nang magkaisa. At ang mas magandang channel sa pagpapalaganap at pag-inculcate at pag-internalize ng ideological principles is the mass media. But the mass media should agree on what talaga ang ideology nila. The fundamental values. Are you for the liberation of this country from the clutches of the trapos and the foreign masters? Are you or not? Are you in favor of them? If not, hindi ka makakasali dito.
Ang panawagan lang ng Pilipinismo, tayo ang may-ari, tayo ang hari sa ating sariling bansa, hindi ang matayuhan. Tayo ang may-ari sa larangan nating kabuhayan, at tayong pari. Pati sa larangan ng pagsamba, gusto ko tayong diktahan ng mga mga dayuhan. Dahil siya ay niluloko sa mga Brexit, may 1 year na daw yung pagkakaroon niya sa mga papeles sa sasakyan. Hindi pa rin na nakukuha yung papeles. Sa LTO yan? Sa LTO. Ano ba gagawin natin dyan sa mga Brexit na yan? Sometimes sabi ni Machiavelli, the leader must be both loved and feared. It is good that the leader is both loved and feared. But if he could not be both loved and feared, he should be feared. At least. Because if you are only loved and not feared, they will abuse you. Yes. Okay, lalo na mga Pinoy. Tama. So, sometimes, yung armed struggle is the solution. But, oftentimes, the mere threat to use force will suffice. And in the case of Digong, I think there are many cases that the mere threat to use force will suffice in changing many people. But if not, the incorrigibles yung talagang ayaw ng pagkakalap. Tapos, sinasabi nila, death penalty. Itong mga human rights advocates, laban sila sa death penalty. Ang sagot ko lang sa kanila, ganito. Ang nakikita lang ninyo yung physical violence when we kill somebody. Ang hindi niya nakikita if you deprive a person of the just wages, hindi siya makabili ng sapat na gamot para sa kanyang pamilya, pinapatay mo na. Yung death penalty, ina-apply mo na sa mga mahihira. Now, what do you do with people who grab the land of people for their food? What do you do with people who exploit, nagbabayad ng 150 pesos for 12 hours sa patrabaho? Pinapatay nila unti-unti ang mga Pilipino. Pero yun ang murder, yun ang violence na hindi natin nakikita. Pero yung electric chair, yung lethal injection, yung mga firing squad, nakikita natin yun. Pero hindi natin nakikita na unti-unti pinapatay ng isang administrasyon sa pamamagitan ng contractualization, sa pamamagitan ng mga maling patakaran, polisiya, policies. Pinapatay ang mga Pilipino. We do not see that kind of murder. It is mass murder that is being committed. It is genocide that's being committed against the Filipino people. And we are all blind and deaf to those kind of murders and killings. Ang nakikita lang natin, yung may binabaril, pero hindi natin nakikita ang tunay na pagpatay ng mga mahihirap sa ating bansa. Kailan ang pangabula ako isang isa lang. Sa tingin ba nyo, ready na ang mga tao para sa pagsakripisyo sa tunay na pagbabago? Kasi ang mga tao parang palaasa eh. Napakataas ng expectation sa pagbabago, pero hindi, wala naman sa puso nilang nakahandang magsakripisyo para sa pagbabago.
Mike, I agree with you completely. Noong tinatayo namin ang Kabataang Makabayan, ang sabi nung isa, and you, kung meron akong pamilya at meron akong successor, sasama ako sa inyo. Kasama ako sa inyo sa Kabataang Makabayan. Di wala pa siya nasawa, binatas eh. Dapat patuloy sa subangan sa amin. Sabi naman ang isa, Anilo, wala na akong pamilya. Sasama ako sa inyo. Pero ito pinakamaganda. Kanilo, pasasamba. Kung nagtatagumpay na kayo, nasa likuran nyo kami. The Filipino character is like that. Okay. The purpose of the propagation, the inculcation, and the internalization of an ideology, call it Christianity, call it Filipino ideology, call it Filipinism, Christian Filipinism, or whatever. The purpose is to create that kind of Filipino with that character na handa siyang ipaglaban ang kanyang contradiction. Unless we have achieved that level of consciousness, that level of commitment, hindi natin mababago ito. Kailangan, kahit na mayroon pang Duterte, kahit na mayroon pang Pastor Apollo Kibloy, so why not? So, it is the internalization. Kapag naisa loob mo na, isa kaluluwa mo na, isa puso mo na ang Christian. Ako, aminin ko, on my 11th year of incarceration, I accepted the Lord. That's why I'm the bishop of the church. Kung 10 ang tapang ko nung araw, yun lang haba. Sa daan ang takot ko ngayon. Dahil nasa sa Panginoon. Kung tayo ay meron ganun paninindi. At tayo nananampalataya. There is a basic difference between paniniwala and pananampalataya. When you have raised your belief to the level of faith, the difference is that when you have faith, you are ready to sacrifice. You are ready to do action. You are ready to sacrifice. And to the end, you are willing to offer your life for your fellow man. Greater love hath no man than one who has given up his life for a friend. Dalawa lamang ang commandments. Love your neighbor as yourself. That's basic love. But in the Bible, sinabi ng Panginoon, love your neighbor, love one another, even as I have loved you. Love one another, even as I have loved you. In short, tinuturo niya sarili niya bilang halimbawa ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang golden rule yun eh. There are times in our history that we need to sacrifice our lives for our people. Kung walang magsasakripisyo, kaya ako, bilib ako sa mga sundalo at saka mga pulis. Because at the moment of recruitment, they offer their life bilang puhunan sa servisyo. Nakahanda silang pumatay at mamatay para sa bayan. The preservation of any society would depend upon the group of individuals willing to kill and be killed in the name of the nation state. Kung walang mga taong ganyan, you will never be able to preserve the nation state. Kaya nagkakawatak-watak ng ating bansa. Michael, okay. Your final say. Yeah, okay, thank you. Okay, thank you po, Alino, at magandang ano yan. At least, karoon kami ng idea. Yes. Good luck na doon sa inyong mga plano at saka pagsuporto sa susunod na gobyerno. Kasi maraming pagsubok talaga. Ang akin lang siguro masasabi bilang nabanggit niya sa media, tayo magbantay na lang kasi huwag natin iasa lahat sa presidente. Hindi kaya ng Pangulo mag-isa problema ng bansang ito. Yung mga i-appoint, yung mga isinasama sa gobyerno, yan ang bantay natin dahil pag wala silang ginawa, ang laki ng problema nila sa Pangulo, ang laki ng problema nila sa taong bayan. Hindi kaya ni Digong mag-isa ang lahat ng yan. So yung mga katulad niya, sinasabi mong fixer, hindi na problema ni Digong yan. Problema ng LTO chip yan. Pag walang ginawa, yan yun ang dapat nabalikan ng tao. Kaya nga siya nilagay dyan eh. By the authority of the president. Kaya nga siya nilagay, pinakakatiwalaan. Ngayon kung wala siya ng ginawa, at yung mga picture niya, asa mo sa Malacanang, walang kaya sa bayan natin, redundant. Kung ano ang problema ngayon taong ito, yun din ang problema sa susunod. Yung taong pinagkatiwalaan ng Pangulo na inyong inihalal,
yun ang inyong bantayan. Pag walang ginawa, dapat yun ay mawala rin. Pero kung kukonsintihin niya at lahat sa Malacanang ibabato niyo ang problema, kahit na madaling araw pa o magtrabaho si Digong at hindi natutulog, hindi niya kayang mag-isa yan. By the authority of the President, ibigay sa kanila ang power, gawin niya yan. Kung hindi magawa, umalis sila. Kung hindi, paalisin siya ng taong bayan. Di ba kalit? Maraming po salamat. Magandang maga po. Amen.